Sa kanila, sa batas nila, kapag nangisda yung mga Chinese dyan sa area kasi may fishing moratorium, magkakaroon sila ng penalty or sila mismo matatamaan din yung mga fishermen nila. So in a way, parang ganun ang nangyayari every year. So sa atin naman, parang hindi ko lang maintindihan, parang napaka-overacting reaction natin. With in fact, mga vessels, talagang hindi pwedeng mangisda. As in, very strict sila on that. As far as the Chinese fishermen are concerned. So, yun. So kung yung crisis na yan, hindi mo i-de-escalate at hindi ka hahanap ng paraan na kung saan yung political tension and diplomatic tension will go down, ang mga mangingisda natin, sa lalo na dyan sa area ng Scarborough Shoal, mahirapan talaga. Maliban doon sa paghihigpit ng China, doon sa mga trespasser, meron ding ipinatupad na fishing ban sila. Bago pa man nagbigay ng panig ang Pilipinas, una na nagbigay ng statement ang Vietnam. April 25 pa sila nagbigay ng statement kasi Mayo 1 yata, unang linggo ng Mayo, ipinatupad yung fishing ban ng China. And kung ititrace natin, halos every year, merong ganito ring statement yung Vietnam. And tayo rin, every year, meron din ganitong statement din. And wala rin naman tayong nababalitaan na meron pong mga hinuli na lumabag doon sa fishing ban na yun ng China. Ano sa tingin mo na parang paulit-ulit na lang po itong mga ganitong senaryo po? Yun din ang ano ko, yun din yung reaction ko actually from the side. Well, ang Vietnam din kasi parang ano na yan eh, rutinary na pag nagkaroon ng fishing moratorium, in a way, automatic nagbibigay sila ng statement na they are not in favor of it, but up to that point lang. Wala ka nang maririnig na any follow-up statement on that. So hanggang doon lang sila. Parang they just want to register na, oh, hindi kami agree dyan, pero wala nang follow-up dyan. So wala kang makikitang gitgitan between the two countries like China and Vietnam on that issue. On our side naman, parang sa akin, parang this is yearly na moratorium. Hanggang August ata yan, 3 months ata yan eh, na moratorium. Tapos, so ang ibig sabihin nun, ang mga areas na claimed by China sa South China Sea is parang walang mangingisda doon. It's not just yung ibang claimant state, pati sila. Actually, pati yung mga Chinese fishermen, hindi sila pwede mangisda. So, makikita mo, may reduction ng mga vessels, na fishing vessels sa area. Kasi nga, pinagbabawal talaga. Sa kanila kasi, sa batas nila, kapag nangisda yung mga Chinese dyan sa area, kasi may fishing moratorium, magkakaroon sila ng penalty or sila mismo matatamaan din yung mga fishermen nila. So, in a way, parang ganun ang nangyayari every year. So, sa atin naman, parang hindi ko lang maintindihan, parang napaka-overacting reaction natin. When in fact, every year nangyayari yan. So parang sa akin, parang ano ba, hindi nyo ba alam yan na yearly nangyayari yan? So parang bakit napaka-overbloated naman ang reaction? I mean, I don't have anything if we make reactions. Like for example, we make our statement and all that. Pero parang we don't need to escalate the tension. Kasi it's a yearly thing eh. At saka kahit ka na, wala namang talagang, kumbaga, kahit ano namang nangyayari dyan sa South China Sea, sa fishing moratorium na yan, wala rin naman talagang na-aaresto or, na taken into custody ng China side. Pero sa kanila, ang kanilang mga vessels, talagang hindi pwedeng mangisda. As in, very strict sila on that. As far as the Chinese fishermen are concerned. So yun. Sa atin, expected naman kasi ang ibang claimant states na mag-react. Pero ang sa atin lang siguro sa Pilipinas, palaging dramatic and theatric na parang, ha? Eh bakit ngayon lang ba yan? Eh halos every year na yan eh. Ang purpose naman kasi din ng China, why they want to have that fishing moratorium, is more environmental. Na parang sinasabi nila, there's a need for magkaroon ng regeneration of marine resources sa area. At then, yun din ata yung time that they want to parang preserve the marine environment ng areas na kung saan impose ang moratorium. So, ganun ang kanilang purpose kung bakit. Para hindi ganun ka-exploited or hindi ma-exploit lalo yung area na yan. So, that's why they impose a fishing moratorium not only in the South China Sea but even in other areas
na part ng territory ng China. May fishing moratorium talaga sila across different parts of China na may marine resource. So parang ganun. Opo. Doon sa pagdinig naman kamakailan ng Kamara doon sa Zambales na banggit ng mga mangingisda na yung panahon ng Duterte administration, mas nakakapangisda pa sila kumpara sa kasalukuyan. Kayo po, Prof, inaasahan nyo na rin po ba na ganito yung magiging senaryo? Considering iba na itong relasyon ng China at pakikitungo ng Pilipinas sa China ngayon? Oo, ini-expect ko talaga na mas mahihirapan ang ating mga mangingisda dyan sa may area na malapit sa Bajo de Masinloc or yung tinatawag natin Scarborough Shoal at iba pang parts ng South China Sea that China has a claim. Kasi nga, ang relasyon ng dalawang bansa hindi maganda. So, ibig sabihin, wala tayong leverage eh. Alam mo yun, yung, kasi kailangan mo ng leverage for you to be able to ask China and tell China na, you know, we need, kailangan ng aming mga kababayan na mangisda dyan. So kung pwede ba, bigyan nyo kami ng ano, ng papangisda inyo, huwag nyo namang hagulihin or huwag nyo harangin. Kaya yun, nung panahon ni Digong. Kasi ang ganda ng relationship ng dalawang bansa, politically, diplomatically, economically, everything is good. And then, easy way na pakiusapan. Napapakiusapan mo eh, in that sense na we meet halfway, ganyan. Pero ngayon kasi, very evident naman talaga na under BBM, ang sitwasyon talaga ng Pilipinas at China is not good. Politically, diplomatically, may crisis talaga yung dalawang bansa. So kung yung crisis na yan, hindi mo i-de-escalate at hindi ka hahanap ng paraan na kung saan yung political tension and diplomatic tension will go down, ang mga mangingisda natin, sa lalo na dyan sa area ng Scarborough Shoal, mahirapan talaga. Lalo na ngayon kasi nagkaroon na sila ng bagong batas. It's not new. As I've said before, hindi siya bagong batas. Yung parang pag may pumasok doon, 30 days ma-aresto kung anytime, parang nawalang trial or something. Hindi siya bago pero extension nga siya doon sa part na yon ng South China Sea ng kanilang batas na implemented sa loob ng China. So iyan, extension yan kasi claim nga nila as part of their territory. So parang national law nila nag-a-apply doon. So ngayon may mga ganun ka ng step na ginagawang China. So kung ikaw din naman ang mangingisda from na Pilipino, hindi ka mag-a-attempt na pumunta doon. Kasi kung mag-attempt ka, alam mo mangyayari sa'yo. Probably may ma-arresto ka or something. So may mga ganun sigurong agam-agam din ating mga kababayan. At the same time, makikita mo rin talaga na ang China, they have a hard, kumbaga hardened position na. Talagang makikita mo na they are quite very strong in their position too. At saka pumuposition din talaga sila na ito yung ano namin, stand namin. So hindi kayo pwedeng pumasok. Hanggang dyan lang kayo. So, ang tanong lang dun, kaya ba natin banggain ang China in that sense? So of course not. Kasi pag ginawa mo yon, they will also do something against us. Kasi ganun lang yun eh. So ang tanong lang kasi dyan talaga right now is, paano mo pababain ang tension na para hindi maapektuhan ang mga mangingisda natin na gustong mangisda sa area na yan? The only way for that is diplomatic negotiation, really. Diplomatic negotiation, pababain mo ang tension ng South China Sea, iwasan natin ang megaphone diplomacy because it will never be an instrument, it will never be the strategy para magkaroon ng, you know, magandang usapan at pagkaroon ka ng leverage over China. Hindi talaga. Ang the only way to do that is talk it out, tignan mo ang China not as an enemy but as a friend. Kasi sabi ko nga, lagi kong sinasabi, it's easier to negotiate with a friend rather than with a country that you perceive as an enemy. Because kapag ganun, kapag tinignan mo sila as enemy, they also harden their position. So mahirap makipag-negotiate, hindi yan magbe-bend eh. So yun ang sinasabi ko, baguhin ang perspective, baguhin ang foreign policy approach, at talk it out. Negotiate. That's the only way. Kasi para magkaroon din ng pagkakataon, makapangisda ang ating mga kababayan na hindi nahihirapan dyan sa area ng Scarborough Shoal. Yun talaga. Yun naman totoo dyan eh. Tama naman yung mangingisda. Before, nakakapangisda. Ngayon, hindi na. Parang naulit lang naman kasi ang panahon ni Pinoy eh. Ang panahon ni Pinoy, mahirap ang pangingisda dyan sa area, is naulit lang ngayon. Opo.
Prof, speaking of diplomasya, kahapon nabanggit sa isang press conference sa China nitong tagapagsalita ng kanilang foreign affairs na si Mao Ning, i-quote ko lang siya dito, na kumbaga sinasabi niya na bukas pa rin ang China para sa diplomasya, mag-usap sila, pero meron siyang nabanggit. It's important, but it's important to note that dialogue requires sincerity and whatever is agreed in dialogue must be acted upon rather than talking about the need for dialogue while continuing to make provocations. Kumbaga, ito yung lagi nilang nababanggit, consistent sila dito every now and then compare sa ating compare sa foreign policy ng Marcos administration. Oo, kasi ano na eh, tawag nito, sa part ng China, may issue of trust ka na. So may issue sila ng trust sa atin. Kasi ang kiniklaim kasi nila, ang dami ng negotiation under this administration, may internal agreement, nagpunta pa yung special envoy for special concerns sa China, na nagkaroon doon ng agreement, tapos ito yung issue ng new model agreement, tapos dininay, wala daw ganun. Ang daming denial eh. Tapos, so parang ang part ng China is parang, mayroon silang problema na ngayon, or there's such a thing as a vacuum of trust between the two countries. So kaya sinasabi nila na, okay, open kami sa negotiation, but hindi rin kami, parang sinasabi nila, don't ever think na hindi namin alam kung ano yung sitwasyon at anong nangyayari. At hindi namin alam na baka maulit na naman na may agreement or may napagkasunduan, hindi naman nasusunod. So, on their part, nandun na sila sa point na parang, ano ba, itatrust ba namin ito o hindi? Kasi baka hindi naman trustworthy. So, yun yung sinasabi ko, in international relation, may it be bilateral relation between the two countries or multilateral between many countries, the basic foundation of international relation and having a good relation with any country for that matter is trust. Ang trust kasi, ang makikita yan kung ino-honor mo ang mga napag-agreehan mo sa bansa na yon. May it be a gentleman's agreement, may it be an agreement written, a contract or whatsoever. In everything, lahat yan, non-verbal man yan or non-verbal man yan or written man yan o hindi, pag napag-usapan ng dalawang country at mga high-ranking officials na ang nag-usap at nakarating na yan sa mga principal at na-approve na kahit wala pang written agreement yan, it has to be executed.